Tingnan nyo. Overlooking sa Pier Bali. Tingnan yung mga ang tingnan ang hangga na tingnan. Lalo na yung mga around mga 5 PM. So yan, kadayo na ito sa may ito na yung daan, ito na yung sa may barangay Kapatagan, kanina din sa may kabilang side sa barangay Kapatagan. So nandito tayo, ito yung daanan pasaka papunta doon sa may welcome sa ating channel at welcome sa ating vlog ngayon. Ayan, isang lugar na naman natin i-explore at nandito tayo sa Maylaak, Dabao de Oro. So ayan, ito sa dito sa sentro ng Dabao, Laoc, Dabao de Oro at ito yung kanilang municipal banda dito at saka ito yung palingki nila itong area at saka nandun yun ang kanilang terminal. So nandito tayo ating i-explore ang Laoc, Dabao de Oro. Pakita ko sa inyo ang kanilang mga gandang mga tourist spot dito at nandito today ang kanilang park bahin dito ng area. So ito yung sentro ng Laoc mismo ang kadayo. So ganyan, galing dito magta-travel tayo ng ilang minuto papunta ng south na bahin sa Laoc, Dabao de Oro at bagay may pakita ko sa inyo na lalo na ngayon nga Lenten season or Holy Week season. So ganyan, kung gusto nyo mapunta dito, mamakita kayong mapupuntahan kayong pwede ninyong mapasyalan. Okay, so yun, galing dito sa may sentro ng Laoc, Dabao de Oro, papunta tayo ng south na bahin para may pakita ako sa inyo. Okay, then let's go. Kalsada na to ay daan ito patungo ng Tagum City. So yun, ito yung daan na to pag papunta ka ng Laoc ay pupunta din papunta ng Biruila, then patagos ka ng San Franz or Agusan mga lugar. So nandito tayo sa may Laoc, papunta tayo ng south na bahin o papatungo ng Tagum area ay may pupuntahan tayong isang Divine Mercy statue na ipakita ko sa inyo. So yun. Oh,
yun na kanilang pamumunahin dito sa mga lakitius mga kadayo ay more in farming, agriculture, tulad ng saging, lupi, at saka mga corn. Ayun, kanilang mga product dito. Malapit na Tagadayo. So, stop over muna tayo. Pakita ko lang sa yung overlooking dito. Magandang view dito. So, yun. Ito yung malapit na tayo. Ito yung Barangay Kapatagan. So, yun. Malapad ang daan. Tingnan nyo. Ang ganda-ganda ng ang kalsada. Kasi well-minted. Yan. So, may isa itong lugar na to. Itong Barangay ng Laakray dito sa May Kapatagan. Ay ang product nito more in saging, so maraming saging maraming mga saging dito kadayo, at tingnan niyo yung paligid kadayo. Ayan. So punong-puno ng saging, bataglan, tapos may tingnan niyo ang ganda, ang ganda ng paligid, overlooking ba, tapos sa gitna yung mga saging yan. Anong doon, parang Bali ito sa may tabing kalsada lang ng Laak about euro. Kita ko lang yung view dito, ang gandang ganda tingnan. Yan, punong-puno ng saging yan kadayo, yan banda hanggang doon. Ang company dito nga, parang ang company dito Swipro nagpasok dito mga company, at ito yung makita nyo. So pupunta tayo doon nga banda kasi naipakita ko sa inyo ang magandang pupuntahan kung nandito kayo sa Laak na Bogioro. So yun, ganda. Kadayo, na ito tayo sa may ito na yung daan, dito na yung sa may Barangay Kapatagan, kanina dito sa may kabilang side sa Barangay Kapatagan. So nandito tayo, ito yung daanan pasaka papunta doon sa may Divine Mercy. So ating pupuntahan, ito makita nyo yung lugar na to. So paikot ang papunta ng Tagum City. So dito tayo, akit na dito, makita nyo itong malaking Divine Mercy na dito sa may Laak na Bao de Oro. So yun, pakita sa inyo yung signage. Ayan. Ayan, ito'y parang ito banda, ito'y papunta dito. Ayan kadayo, akita dito kadayo sa itaas, yan. Ayan. Hindi na makakita dito yung motor. Lagi niya. So yan, nandito tayo sa may site na mismo. So ito yung daanan. So pwede naman maakyat ng sasakyan. Tapos kayo ni pa-develop na nila. So yun na, pwede motor at saka sasakyan dito. Galing na yung ibaba kadayo. Ayan. Ito yung main road patungo ng Tagum City at patungo ng Laak. So yun,
Ito yan banda, makita lang niyo pag pumunta kayo ng Laak, makita niyo itong malaking statue ng Divine Mercy. So bago itong tourist attraction ito sa Laak Davao de Oro. So ito yung kita sa inyo ha. Patuloy pa rin dinevelop nila. Kasi kung gusto ko nyo dito na magpark na lang sasakyan sa baba. So ito yung daanan ninyo. Kasi dito hindi pa ginagyan ng ganitong kakuan yung hagdanan. Ito ipapunta na doon sa may baba. So may gano'n kasada din doon. Para itong parang pasyalanan talaga or park or shrine ito pag matapos na itong kanilang tinatrabaho dito. So ito yung yan makita niyo. So pwede tayo umakyat doon, naka kuha tayo ng permiso na pwede tayo umakyat. Kita ko ninyo sa taas mismo. Taas eh. Mayong hapon. So siya din nagtrabaho dire. Yan sila nagabantay dito, sir. So yun, akyat tayo dito. So yun, tingnan niyo, pinaganda yung kalsada pag sa may sasakyan kasi ito yung ginagawa din dito. Parokya to or simbahan, malaking simbahan. Ay, man dito pa tingnan niyo. May hagdanan din dito, ang galing doon. So bali dalawang hagdanan papunta dito sa may simbahan. Yan. Ito yung ginagawang simbahan dito. At ang taas na dito kada yun. Yan. So yun, tingnan niyo. Ayun, may dami pa dito mga ginawa dito. Yan, yung malaki itong simbahan kadayo. Arbaho. Yan, tingnan nyo. Sa likod tayo ng Divine Mercy. Yan. Kita tayo dito. Yan. Pero yun, may punta yung itaas yan. Ang laki talaga nandito sa likod tayo ng Divine Mercy kadayo. Yan, ang ganda dito tingnan. Saka bahay pala to dito. Nakakuan. So, yun. Yan, tingnan niyo. Ganda-ganda. May hagdanan pa dito, paakyat. Itong aside. May pa dito papaakyat. Oh, so papabahay na niyan. So, ito tayo. Yan. Tingnan nyo. Overlooking sa yan, Bali. Tingnan yung mga ang tingnan, ang ganda tingnan. Lalo lang yung mga around mga 5 PM or morning. Ang ganda dito tingnan. Saka may kwan din dito. Ginawa silang gruto. Yan. Ang ganda dito kada yung pagbos na ma-fully develop dito. Ang area na ito. Ito yung Divine Mercy. Ganda. Ganda talaga. Kaya pinuntahan ko to para gusto nyo pumunta. Kung nasa Tagum kayo, gusto nyo pumunta dito. Before kayo mapunta makarating ng Laak Sentro, makita mo itong lugar na to. So around na mga galing ka ng Tagum, around mga 30 o 40 minutes na pagka-travel, makarating ka na dito to area na to. So ang ganda-ganda talaga. Tingnan. So may kuan pa dito, lagaya ng pwede mag-sindi ng kandila. Yan. Ah, sir, shrine na dire, sir. Shrine na. Ha? Shrine na ni siya. Wala pa ma-declare. Ah, wala pa. Wala pa siya na-declare. Kasi, pa yung pila na katasan, sir, 40 feet? 45. Ah, 45 feet. Galing din sa kuhaan, sa may baba. Pa-pa-control nyo. 20 feet plus 25. Ah, 20 plus 25. Yan, ang ganda. So yun, 45 feet galing sa ground patungo dun sa may
itaas ng head ni Jesus kung nandito sa may grupo na nito sa may patungo ng Laak, Davao. So yun, tingnan ko, pakita ko sa inyo talaga dayo. Kaya ang ganda tingnan, hindi pa fully developed pero ang ganda na, lalo na pag matapos tong pag-develop dito. So ang ganda ganda. And then kung gusto nyo, katapos nyo magpunta dito, lalo na ngayong summer or ngayong Holy Week, at saka kung gusto maligo ng swimming pool, andun lang din sa baba. Pwede tayo kung puyo kayo maligo. May swimming pool dyan na spring talaga. Ang tubig, running water galing sa kanang pools, at saka gine-develop din para lagyan ng pool, at saka yun, pwede na maligo. Hindi sa pundo or hindi siya steady ang tubig ba, running water siya. So yun, ito yung shrine or divine mercy ng Laak, Davao de Oro.